dating contestant ng Tawag ng Tanghalan sa It's Showtime, diniklarang dead on arrival dahil dito. Narito ang buong detalye. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Pumanaw na ang 28 years old na si Marken Mariscal sa hit and run incident na naganap sa Davao City. Si Mariscal ay nakilala nang maging contestant siya sa singing contest na Tawag ng Tanghalan sa Kapabilyan Noon Time Show na It's Showtime noong 2019. Ayon sa ulat, nangyari ang insidente sa Kabantian Road, bandang 2:45 ng madaling araw noong Linggo, July 9, 2023. Base sa inisyal na imbestigasyon na isinagawa ng Buhangin Pulis, si Mariscal ay pasahero sa motorsiklong minamaneho ng isang kinilalang si Rubin. Bumiyahe ang dalawa pauwi sa barangay Indangan nang huminto sila sandali sa tapat ng gusali ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office upang sana umihi. Habang pababa ng motorsiklo ay nawalan umano ng balanse si Mariscal at natumba ito sa may kalsada. Nataon namang may paparating na puting sasakyan kaya sinubukan pa umano ng driver na kasama ni Mark upang parahin ang sasakyan. Ngunit hindi ito huminto at tuluyang sinasagasaan si Mark. Kaagad isinugod ng rescuer mula sa Central 911 si Mark, ngunit idineklara na itong dead on arrival. Pinangako naman ang Buhangin Pulis na tututukan ang kasong ito upang mahanap at matukoy na ang driver na sumasagasa kay Mark. Samantala, hustisya naman ang sigaw ng pamilya na naiwan ni Mark at hirap pa nilang tanggapin na tuluyan na silang iniwan ng kanilang pinakamamahal na anak. Mabigat pa sa aming kalooban na i-anunsyo sa lahat na pumanaw na ang aming pinakamamahal na anak. Hirap pa rin tanggapin ang mga pangyayari, ngunit nagpapasalamat kami sa lahat ng mga nagpaabot ng pakikiramay. Yan ang naging mensahe na ipinaabot ng pamilya ng yumaong si Mariscal sa lahat ng nagmamahal dito. Ikaw, ano ang masasabi mo sa video ito? Mag-iwan ng komento sa baba.